Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, aling namin sa'yo, dinggin ang dalangin at samo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Iranda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw niyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o pumawi ng buhay. Maaari niyo kaming patayin, maaari ning buhayin. Maaari niyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napakadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Harit batong panunungkang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Alleluia, 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 alleluia. Nuya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang-alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit-saling lahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Magandang hapon po mga minamahal kong mga deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na naririto at kasama natin online. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung inyong mga katabi. Pakisabi, God bless you. Tanong ko lang po, isa po ba sa mga dahilan kung bakit kayo naririto tuwing Biyernes ay dahil nagpapasalamat kayo sa Diyos? Amen po ba? Amen. Marami pong mga pagpapala tayong nararanasan, kaya patuloy tayong bumabalik sa Kanya upang magpahayag ng ating mga pasasalamat. At totoo po, kung minsan po, madalas po, kapag katapos kong magmisa, ako ay nagbabasbas ng mga tao, isa sa mga sinasabi nila, Father, ipagdasal niyo po ako. Nagpapasalamat po ako dahil dininig ng Diyos yung aking mga kahilingan. Bumabalik dahil nagpapasalamat. Nagpapahayag ng kanilang pasasalamat. At napakahalaga po nito. Dahil ito rin yung napakinggan natin sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Sa unang pagbasa, sa buhay ni Ana, matagal po siyang walang anak, hindi siya magkaroon ng anak. Matagal siyang nanalangin sa Diyos para masagot yung kanyang kahilingan at dininig ng Diyos yung kanyang kahilingan. Kaya kung mapapansin po natin sa Salmo, yun po yung awit ng pasasalamat ni Ana. At sa ating Ebanghelyo naman po, napakinggan natin yung awit ng papuri ng mahal na ina, ang Birheng Maria. Dahil sinagot naman ng Diyos, hindi lamang yung kahilingan niya, ngunit yung kahilingan ng bayan ng Israel. Ano po bang kahilingan ng bayan ng Israel? Magpadala ka, Panginoon, ng manunubos, ng magliligtas sa amin mula sa aming mga kaaway. At sa buhay ni Maria, sa pamamagitan ng buhay ni Maria, tinutupad na ng Diyos yung kanyang pangako mula pa sa mga propeta at kanila Abraham. Patunay na hindi nagpapabaya ang Diyos. At sa buhay po nila, pwedeng makita natin sa umpisa, sa tagal bago dinggin ng Diyos yung kanilang mga panalangin, pwede na silang mawala ng pag-asa. Pwede na silang huminto, hanggang dito na lang po ba? Pero pinapatunayan sa atin ng Diyos ngayon, magtiwala tayo at manampalataya sa Kanya. Kung hindi pa natin nararanasan yung kaginhawaan, hindi pa tapos kumilos ang Diyos sa buhay natin. Uulitin ko po, kung hindi pa natin nararanasan yung ginhawa sa ating mga buhay, hindi pa tapos kumilos ang Diyos sa buhay natin. Nakita po natin, hindi natapos sa kawalan, hindi natapos sa hindi pagsagot yung ating Panginoon sa buhay ni Ana, sa buhay ni Maria, at sa buhay ng bayan ng Israel. Sa tamang panahon, sa itinakdang panahon ng Diyos, sinagot niya yung kahilingan ng mga taong nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Kaya ang unang paanyaya po mga kapatid, mga minamahal kong mga kadeboto, kung tayo ay nasa buhay na parang madilim, parang nawawala na tayo ng gana, parang nawawala na tayo ng pag-asa, parang nawawala na ng kulay yung ating mga buhay, buksan natin yung ating mga puso sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Hindi pa po tapos kumilos ang Diyos sa buhay natin. Dahil ang Diyos po, simula nang tayo'y binyagan hanggang sa dulo ng mga buhay natin dito sa mundong ito, patuloy siyang kikilos para magdala ng kaligtasan. Dahil ang nais ng Diyos, makamit natin yung kaginawaan ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ang unang imbitasyon, magtiwala at manampalataya. Ulitin nga po natin, magtiwala at manampalataya. Panghawakan po natin ito. Dahil ito yung magbibigay ng buhay
kapag nawawala na tayo ng pag-asa. At isa pa pong pinapahayag sa atin ng mga pagbasa ay yung kahalagahan ng pagpapasalamat. Kahalagahan ng pagpapasalamat. Alam po natin, yung mga taong mabibigat yung buhay, yung mga taong palaging nakasimangot, ito po yung mga taong palaging nagrereklamo, palaging hindi nakukontento. Hindi nila nakikita yung kilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hindi nila nakikita yung harapan, yung regalo sa harapan nila. Palagi kasi silang nakatingin sa regalo ng iba. Kaya nahihirapan silang makontento, nahihirapan silang magpasalamat, nahihirapan silang makita yung kilos ng Diyos sa buhay nila. Ano pong nangyayari? Ayun po, patuloy na bumibigat yung buhay, patuloy na reklamo ng reklamo sa buhay. Isa pong halimbawa ng taong hindi nakakakita ng pagkilos sa kanyang buhay ay noong minsan po ay nagtrabaho po ako sa nung ako po ay lumabas muna sa aking formation sa pagpapari. Meron po akong nakatrabaho. Ang sabi niya sa akin, Father, hindi pa po ako pari noon, pero dahil alam niyang nagpapari ako, ay Father na rin yung tawag niya sa akin. Sabi niya, Father, parang hindi po sinasagot ng Diyos yung aking mga panalangin. Palagi naman po akong nagdadasal, pero hindi niya ata ako napapakinggan. Kikita niyo po, nagre-reklamo na sa Diyos. Dahil hindi niya makita yung kilos ng Diyos sa buhay niya. Sabi ko sa kanya, ano bang panalangin mo? Sabi niya, Father, panalangin ko po na yumaman. Parang hindi sinasagot ng Diyos yung aking panalangin na yumaman. Nagtatrabaho naman ako ng mabuti. Nagdadasal ako palagi sa Kanya. Pero parang hindi sinasagot ng Diyos yung aking mga panalangin. Sabi ko sa Kanya, bakit hindi ka ba yumayaman? Maganda naman yung posisyon mo sa ating opisina. Sabi niya, kasi raw, kapag nakakaipon siya, bigla namang nangangailangan yung mga taong malalapit sa kanya. Yung kanyang pamilya, kanyang mga kaibigan. Kaya hindi niya matiis na hindi maglabas ng kanyang naiipon. Ang nangyayari, hindi raw siya yumayaman. Sabi ko sa kanya, baka hindi yaman sa mundong ito, yung pinapaipon sa iyo ng Panginoon, baka yaman sa kalangitan. At yun po yung mas mahalagang yaman na dapat nating pag-ipunan. Yaman sa kalangitan. At paano tayo makakaipon ng yaman sa kalangitan? Kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating mga kapwa. Sabi niya, Father, wala na akong laban sa iyo. Pero mga kapatid, kung titingnan po natin, nagbibigay talaga ng biyaya sa Kanya yung Panginoon. At yung biyayang ibinibigay sa Kanya ng Panginoon, tinutulungan siya ng Panginoon para mas matanggap yung mas mahalagang yaman sa buhay na ito. Yaman sa kalangitan, yaman ng buhay na walang hanggan. At noong nakita niya yung kilos ng Panginoon sa kanyang buhay, alam niyo po, after ng ilang linggo, nagbibigay na siya sa akin ng pera, sasabihin niya, Father, gamitin mo ito pang tulong sa mga nangangailangan. Gamitin mo itong ibibigay ko pang tulong sa mga nangangailangan. Alam niyo po kung sino ang mas nangangailangan. Kayo na pong bahala dito sa perang ibibigay ko. Nung umpisa, puro pagrereklamo dahil puro pansarili yung kanyang naiisip. Pero nung nabago yung kanyang kamalayan sa biyayang dumadating sa kanyang buhay, sa kilos ng Diyos sa kanyang buhay, anong nagiging epekto po? Dahil sa kanyang pasasalamat sa patuloy na pagbibiyaya ng Diyos, siya na rin ay nakakapagbigay biyaya sa ibang mga tao. Kaya magandang tanungin sa ating mga sarili ngayon, yung puso ko ba ay marunong magpasalamat?
Ang pusong marunong magpasalamat, nakikita sa gawa ng ating buhay. O kaya naman yung puso ko ay panay reklamo, hindi makontento, kaya hindi makapagbigay biyaya sa iba. Ito po yung mahalagang pagnilaya natin, dahil ang Diyos, kung babalikan po natin yung ating mga buhay, patuloy na nagbubuhos ng kanyang mga biyaya. At yung taong mapagpasalamat, taong magaan yung buhay, taong puno ng pag-asa at nakakapagbigay ng buhay sa iba. At ano pong epekto nito sa iba? Sa mga taong natutulungan, nakikita nila na kumikilos din talaga ang Diyos sa pamamagitan naman ng mga buhay natin na nagbibigay at nagbabahagi ng biyaya. Alam niyo po, sa lahat ng mga feeding program sa mga parokyang napuntahan ko, kapag nabibigyan na yung mga nangangailangan, nagpapasalamat sila sa amin at hindi natatapos dun. Sinasabi din nila, salamat sa Diyos. Salamat po sa inyo at salamat po sa Diyos. Tunay po na yung kanilang nakikita at kanilang nararanasan ay yung pagtulong at pagdamay ng Diyos sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, dalawang paanyaya lamang po sa araw na ito. Patuloy po tayong manampalataya at magtiwala sa Diyos, dahil hindi pa tapos ang Diyos kumilos sa ating mga buhay. Kikilos siya mula sa ngayon hanggang sa habang panahon. At ang ikalawang mahalagang ating disposition sana ng ating mga puso ay patuloy na pasasalamat, walang hanggang pasasalamat sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi nagkukulang, nagbibigay ng sapat, sapat para sa iyo at para sa kapwa mo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang pagsunod sa halimbawa ni Maria, purihin at pasalamatan natin ang Diyos Ama na dahil sa naguumapaw na kabutihang loob ay ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak bilang tagapagligtas at manunubos. Sa bawat panalangin ating sabihin, ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, tulad ni Maria, naway makinig sa salita ng Diyos at gawin ang lahat ng paraan upang ipalaganap ito. Manalangin tayo. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Ang mga ina, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Sa ating pagpaparangal kay Maria ng isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, naway magpasidhi ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Ang mga dukha at api sa pamamagitan ni Maria naway makaahon sa kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Ang mga yumao naway mapabilang sa kasamahan ng mga banal at makiisa kay Maria sa walang hanggang pagpupuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa mensahe ng kapayapaang hatid ni Maria sa aming magulong mundo. Pagkalooban mo kami ng tulong na kailangan namin sa araw-araw upang maging tapat sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Panginoon, aming handog ang tinapay at alakalay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay sa inyong dambana, upang sa pagdiriwang naming ito, kami ay dalisayin ng pagpapalam mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng, Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sabay-sabay po nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sala amin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa amin.
huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ay gulo na nga ng mundo, hirap sa kuna at tungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka sa gipin mo. Ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahirap.
Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kaisaya dapat ng Pasko, kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, alina at pumarito ka sa gipin mo ang bayan. Ikaw ang pag-asa gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas nang may gawang karapat dapat para maiharap sa ipagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga papalad sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dalawang paanyaya at nawa palagi nating tandaan. Patuloy nawa tayong magtiwala at manampalataya sa ating Poong Jesus Nazareno. Hindi pa siya tapos kumilos sa buhay natin. At ang ikalawa, patuloy na magpasalamat sa Kanya dahil patuloy siyang nagbibigay ng biyaya na sapat sa buhay mo at sapat sa buhay ng kapwa mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno,
Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.